Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. Ano? So, what we will be discussing today is egg management. Egg management. So, ito, ipapakita namin sa inyo, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ang tamang pagbabalot ng itlog ng bathroom tissue para itago siya sa refrigerator. Para itago sa refrigerator or chiller. Para ma-maximize natin ang production, para ma-maximize natin ang fertility, hatchability, at the same time, yung freshness ng itlog na pag naisinalang natin siya sa incubator, we are sure na mataas ang percentage ng hatchability niya dahil hindi siya na-contaminate, hindi siya naapektuhan ng long storage or whatever things that will hamper ng pagpapapresa ng itlog. So, we will show you kung paano ang tama pagbabalot, kung ano ang quantity or bilang ng tissue na ginagamit natin. So ito yung kasama natin dito sa farm, si Brian. So ipapakita natin sa inyo kung paano ang pagbabalot. Ano? So ito, tingnan natin. So, ito, walong, kung mapapansin nyo, ito, bathroom tissue na ordinary. Walong guhit ng tissue tapos i-fold into dalawa, so magiging apat na lang siya. So yung apat na yon, yung apat na fold na yun, kung mapapansin niyo ito, i-roll lang natin siya ng ganyan. So we have proven na itong quantity ng tissue na to is enough to shield. Oh yan, ganyan lang ano, ganyan lang pagro-roll. So ilalagay na natin siya dito sa chiller. Ilalagay na natin siya dito sa chiller. So tapos ang pag-store sa kanya is ang pahaba or ang patulis is dapat nasa ilalim ng tray. Ang patulis is dapat nasa ilalim ng tray. So yung again, ulitin ko, yung haba ng tissue is kumuha kayo ng walong guhit ng pahina ng tissue, i-fold nyo into dalawa, so magiging apat na pahina na lang siya. And then ilagay nyo itlog, i-roll nyo siya, pilipitin nyo magkabilang dulo, and then pag nilagay nyo dito sa chiller, nakapatulis ang una. So yung quantity or yung tamang kapal ng tissue na yun is enough para ma-penetrate ng lamig, para siguradong tama ang freshness ng itlog nyo, or fresh na fresh ang itlog nyo, mataas ang probability na mag-hatch siya. Mataas ang probability na mag-hatch siya. So, but before that, isa sa mga practices natin is yung mga itlog na dinadampot natin sa breeding pen, kailangan hugasan. Hugasan, linisan, punasan ng medyo maligam-gam. Kung pa pwede, may povidone iodine or alcohol para lang ma-disinfect yung mga maduduming parte ng itlog. So, ito, dito sa chiller natin, ito, simpleng chiller na binili natin. Tapos, number one lang, naka-level 1 lang dito sa chiller na nilalagay natin, na ginagamit natin. So, number 1 lang dapat ang tawag nito. Number 1 lang yung lakas ng lamig niya. So, this will sustain until 20 days. Until 20 days na na-experience namin na talagang maganda pa rin ang hatchability niya. Maganda pa rin ang hatchability niya, maganda pa rin ang fertility niya. So, ito naman tayo sa egg management again, kung paano natin ilalabas ang itlog after natin matago ng 20 days. So, pag natago na natin siya ng 20 days, ilalabas natin. So, ang ginagawa natin, pinapatay natin ang chiller. So, pag pinatay natin ang chiller, pagkapatay ng chiller, we will let it stay for around 3 to 4 hours. So, pag 3 to 4 hours na, wala ng lamig, ilalabas na natin siya. So, kung mapapansin nyo ito, nakalatag na siya. Nakalatag na. So, nilabas na natin. Nilabas na natin siya. Tapos tinatanggal na natin ang tissue. Tinatanggal natin ang tissue, tapos nilalagay natin uli sa tray, pabalik na. Una pa rin ang patusok or yung pabilog ng itlog. At the same time, ito, kung mapapansin nyo, yung kasama natin, si Brian, so nagtatanggal na siya ng tissue. So, kumbaga, madali lang gawin, tatanggalin lang ang tissue, ilalagay sa tray ulit, pero ang trick is maglagay ng electric fan. Maglagay ng electric fan. So, the reason bakit nilalagyan natin ng electric fan, because mas madaling matuyo. Kasi hindi pwedeng isa lang sa incubator na
ang itlog basa pa or malamig pa, hindi pwede. Kailangan mag-settle siya sa room temperature. Pag nag-settle siya sa room temperature, magpapawis siya pag tinanggal yung tissue. Kaya kung baga kami, pinapatay namin para yung itlog magpawis man, masasambot siya ng tissue or ma-absorb ng tissue. Pag na-absorb siya ng tissue, pag inilabas mo dito sa surface or dito sa open area, sa room temperature, magpapawis pa rin siya pero konti na lang. So, ang maitutulong nun is electric fan. Makakatulong ang electric fan sa pagpapatayo ng mga itlog para mas mabilis nyo siyang maisalang. So, kanina, pinatay namin to around mga anong oras natin pinatay? Mga 1 p.m. Pinatay namin ng 1 p.m. ang ref, ang chiller. Tapos, ito, inilabas namin siya ng mga 4 o'clock. Tapos, ito ngayon, mga alas 5 na, tinatanggal na namin ang mga tissue at nilalagay ni pinapahanginan sa electric fan. So mamaya mga alas 7, salang na ito sa incubator. Salang na ito sa incubator. So yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Logis CCU Academy. Thank you.